Naghahanap ka ba ng complete finish na two-story duplex? Meron tayo niyan dito sa General Trias, Cavite. Meron itong 3 bedrooms at 2 toilet and bath. Complete type nga siya pang turnover at meron siyang napakalaking 69 square meter na lot area. Dito lang yan sa Springside Gentry Homes. Good morning everyone, this is Justin Espalimbergo, your real estate agent. Today, nandito nga tayo sa General Trias, Cavite, Barangay Navarro, para ipakita sa inyo ang isa sa pinakamagandang property namin dito sa Gentry, ang Springside Gentry Homes. Meron itong 3 bedrooms, 2 toilet and bath, at complete finish upon turnover. May napakalaki siyang lot area na 69 square meter at may floor area na 60 square meter. So ano pa hinihintay natin? Let's unlock your dream home. Bago natin start yung tour dito sa napakagandang Gentry Townhomes na duplex model, kung bago ka sa akin channel, please like, share this video, and subscribe to my channel. We're also other social media like Facebook, Instagram, and TikTok. So start na natin. So ito nga po yung ating duplex. Dito nga po yan sa General Trias. Meron siyang lot area na 69 square meter po at may floor area siya na 60 square meter. So mapapansin nyo nga, ito tong guhit na to sa gitna or yung pader sa gitna yung firewall. So ayan yung hati ng dalawang bahay. So magkadikit yung dalawang bahay na duplex. Yan po. Kung corner unit ka, ganito kalaki yung space mo kung 69. Same with this. Ito nga po yung ating mga inner unit na duplex. So hanggang dito pa po yung pinakalat nyo. So kasha dito kung maglalagay kayo ng sedan or yung mga mini na SUV, kasha-kasha po yan dito sa space na to. So ito nga po yung inner natin. Balik po tayo dito sa corner. So complete type nga po siya pang turnover. At ang mapapansin natin sa facade natin, syempre, diba, napakaganda niya. Modern contemporary, ang ganda ng design natin. May mga awning tayo na gawa sa sementong. Dito naman tayo sa side. So this will be your parking space. Sa parking space mo, may nakaready na rin tayong outlet. Kung syempre, kung maglilinis ka ng kotse mo. Yan, ito yung perimeter mo. So palalagyan na lang natin ng pader yan pag nakalipat ka na dito. May onting space ka pa dito. Pwede mo siyang gawing space for mga sofa na pang outdoor. Yan, pwede mo ilagay dito. So may space ka pa hanggang dito sa likod mo. So hanggang dito po yung pinaka perimeter mo. Mga almost 2 meters po yan. May nakaready tayong butas. Lagayan dito para sa mga gripo. Perfect tong lugar na to. Syempre kung gusto mo maglagay ng laundry space sa area na to, mayroon tayong pintuan dito for the service area nga yan, sa likod yan. So ito yung firewall natin dito sa likod. So hatiin to sa gitna. So dyan po yung pinaka perimeter wall mo. So meron din tayo ditong awning na concrete. So para hindi syempre masyadong nababasa yung pintuan natin sa likod. So balik tayo sa unahan. Dito naman tayo sa front area. So dito pala sa Springside, yung location niya is located siya sa daanan ng from Mangahan to Malabon na bayan ng General Trias. So napakaganda ng kanyang location. So dito nga tayo sa pintuan pa lang natin. Solid hardwood na po yung ginamit nilang pintuan. Malapad din po siya. Yeah. So at pasok po kayo. Tuloy po tayo. So this will be your living space. So sa living space mo, malaki pa po yung space ninyo. Meron tayong space dito. Siyempre kung dito mo ilalagay yung television mo, malaki yung space. So may bintana nga tayo dito sa unahan. Pwedeng L-type or dito sa side na to yung pinaka sofa mo. Sa area na yan. So ang kagandahan nga dito sa ating Gentry Townhomes sa duplex is mataas yung ceiling natin. Mapapansin yung mataas yung ceiling. Tapos yung pagkagawa pala ng bahay dito is conventional, which is buhos po siya at mga may hollow blocks po. So mapapansin din natin dito sa ating living area yung ating staircase. So ang ganda ng location niya, nasa gitna siya ng bahay. So nakahiwalay living space mo sa iyong dining space. Diba? Saka itong staircase nila, yung gawa nga niya is ano na po siya, buhos dito sa babang side. And then ito pong railings niya ang ginamit nila, mga tubular saka mga bar na bakal. And then yung dito naman sa bandang taas is hardwood siya. Kasi itong pinaka frame niya is
gawa rin siya sa kahoy. So dito naman tayo sa ating dining space. So yung dining space mo is napakaluwag niya. Maluwag siya, pwede ka pang maglagay ng mga storage dito sa ilalim ng staircase mo. And then syempre dito yung pinaka dining space mo lang. Ito nga yung pintuan papunta doon kanina dun sa ating laundry. Diba? So nakahiwalay na siya. Tapos dito naman ang napakaganda nating kitchen. So sensyahan nyo na lang, may mga gamit. May naiwan na gamit. Yan. Super na lang. So ito nga po yung pinaka kitchen nyo. May space kayo dito sa area na to for your refrigerator. And then syempre dito malalagay yung pinakalutuan mo. Or kung gusto mo nga isa-extend yung bahay, dun din maglagay ng isa pang kitchen. Syempre para nagluluto ka, para syempre hindi pumasok yung amoy dun sa loob. And dito nga rin nakalagay na yung ating electrical panel. May nakaready na rin saksakan. Syempre kung maglalagay ka ng microwave, lalagyan ang taas ka ng ceiling nyo. Pwede mong lagyan ito ng maraming modular cabinet sa area na to. So dito mas area na to, pwede ka rin maglagay ng cabinet dyan. Tsaka ng mga storage space, diba? So, moving here, dito naman tayo sa ating toilet and bath dito sa ground floor. Yung pintuan niya is PVC na, and then yung kanyang hamba is gawa na rin sa PVC. Kompleto naman tayo ng accessories. Meron tayong lavatory, and then yung pinaka-toilet nga natin, and then dito yung shower area natin. Naka-tiles na rin po siya, so nasa sa inyo to kung gusto nyo i-full tiles na to or hanggang dito lang din half. So, meron pa po itong ilalagay dito na shower head. And then yung ilaw po natin dito sa buong bahay is puro pin light niya. Mga ganyan po siya. Pin light po siya. Mas maganda siya, so mas malinis siya tingnan, di ba? So dito naman tayo sa ating staircase nga. Napakita ko na sa inyo yan. Nakita niyo likod. So punta naman tayo sa taas. Papakita ko sa inyo yung 3 bedrooms niya. So going here nga sa ating staircase, yung staircase natin, yung pinaka-handrail niya, hindi ko nasabi kanina, is gawa siya sa kahoy. So ang ganda ng design niya, yung handrails niya, na nakapatong siya doon sa flat bar, tsaka itong tubular na to, and then the bar. So tibay niya. And then itong ating staircase is maluwag naman siya. Yan, so kaya pang makadaan ng isang tao dito. So hindi masyado magiging problema kung magkasalubungan kayo dito sa hagdanan ito. So, ito na po yung ating second floor. Pansin nyo, diba? Complete type na rin siya. May bedrooms na rin tayo. 3 bedrooms po yan. So, ito yung pinaka-walk. Parang daanan natin papunta dito sa mga bedroom natin. So, meron pa nga siya maluwag na space dito sa area na to. So, pwede kang maglagay gusto mong mga altar, diba? Perfect tong location na to. And then, syempre, may railings nga tayo dito. Airy yung lugar kasi nga may bintana tayo dyan sa pag-akit sa staircase. Syempre kung nakabukas yung mga pintuan na to, mapasok yung hangin. So dito mas area na to, syempre sa taas ng ating staircase, pwede mong lagyan ng chandelier or napakaganda ng lagyan to ng mga paintings, diba? Or yung mga portrait nyo ng family. Perfect yung wall na yan. So dito naman tayo sa ating pangalawang bedroom. Ito nga yung, toilet and bath. Na same with the ground floor na toilet and bath, complete din naman siya, katulad niyo nasa baba. May accessories, kompleto na yung inodoro po at saka yung lavatory. And then the shower space po is mas maluwag siya compare nga dun sa baba. So ganun din po yung tiles niya. So nasa inyo na po kung gusto niyo yung full tiles to hanggang sa ceiling, di ba? So dito naman tayo pumunta ngayon sa isang bedroom natin dito sa bandang likod. So dito nga sa bandang likod, mapapansin nyo, mas malaki pa yung area natin pag-akyat mo ng staircase. Pwede ka pa maglagay dito ng another storage space dito sa area na to. Maluwag kasi siya eh. So dito na tayo sa ating bedroom. So this will be your first bedroom dito nga to sa bahaging likuran ng bahay. So meron tayong dalawang aluminum sliding window doors. And then ang ceiling natin, mataas po siya. Pin light po yung ginamit nila for the lighting, and may nakaready na nga tayo saksakan po kung gusto mong malagay ng window type aircon dito or yung split type. So punta naman tayo dun sa middle part ng bahay. So ito nga yung middle part, ito yung pinaka master natin. At dito nga tayo sa ating second bedroom. Yan, ito po yung pinaka second bedroom natin. Almost the same size siya with the first bedroom na sa bandang likod. So ito yung pinakaunahan na part na bedroom. So naka-facing siya dun sa front ng bahay. Meron na siyang isang window
Pero malaki naman yung window niya, di ba? So pasok naman yung hangin, maganda rin yung ceiling niya, mataas din. Walang alas, ito pala, meron siya nakariling saksakan dito, kaso parang hindi ko feel na kakasya dito yung window type aircon. Siguro dito na sa bintana mo ilalagay niyo. Or mas maganda kung split type ilalagay niyo. So yung mga pintuan pala na ginabit nila dito, ito is design siya na flash door na gawa sa kahoy. So may design siya. Ganda niya, di ba? So dito naman tayo sa ating pinaka-master bedroom na. Dito sa second floor. Same with the other two, almost the same size lang din siya. Ang kakaiba lang dito, syempre, meron tayong window, corner window sa area na to. So, ganda niya, diba? Malaking bintana, napakaliwanag niya. Meron pa another window dito at meron dito ang outlet for the window type aircon. So, ito na po yung mga bedroom natin dito sa second floor. Diba? Napakaganda niya. So, dito na magtatapos yung house tour natin dito sa Springside Gentry Homes na duplex model. Kung nagustuhan mo itong napakagandang property na to, you can contact us on our Facebook page. And if you like this video, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, and TikTok. So thank you so much for watching and see you on the next one.